Hi, hello. Good morning, everyone. Mary Grace Stein here. Kumusta kayong lahat? Happy holidays sa inyong lahat. At ako ay nandito sa Okinawa, Japan. At medyo malamig. It's winter season din dito. Pero hindi ganun kalamig sa mainland, no? So today, before mag-end ang year 2021. Alam ko na everybody are excited for 2022. So, but before we go to 2022, I would like to share some things that I learned also dito sa John Maxwell. Ang dami kong natutunan at gusto ko rin i-share sa inyo na bago matapos ang taon, we have to reflect, no? I-re-reflect natin kung ano yung mga nangyari sa atin, ano yung mga experiences natin, ano yung mga natutunan natin, ano yung hindi nakatulong sa atin during this year of 2021. Para pagdating ng 2022, we always want to grow, no? We want to upgrade little by little, step by step, every day. So for the next year of 2022, we want to make sure na ang 2022 is better than 2021. So I know the present is the best, but always we need to reflect para malaman natin, be aware kung ano yung nangyari noon na hindi na nakatulong sa atin para sa 2022, palitan natin or i-upgrade natin. Okay, so ito yung reflection. Sabi nga ni John Maxwell, learning to pause, allow growth to catch up with you. No? Kapag ka tayo ay laging busy, lagi tayong nagmamadali. So wala tayong chance na mag-pause, mag-take a break, no? Para makapag-isip-isip tayo, ma-analyze natin, no? Yung experience natin. Sabi nga, analyze experience is always better, no? Than just experience. So pag inanalyze natin yung experience natin, mas lalo nating mapapaganda. Sabi nga, ma-illuminate natin. Sabi nga, i-investigate natin. Mag-investigate tayo, ano ba yung nangyari? Ano yung meaning ng mga experiences natin? Ano yung meaning ng mga nangyari sa atin this 2021? Especially with the pandemic, no? So ano yung natutunan natin? Alam natin na pandemic caused Spain, no? Maraming problem na naging cause ang pandemic, but hindi para sa lahat kasi yung iba, maraming natutunan. Especially katulad sa akin, ang dami kong natutunan, ang daming naging maganda during this pandemic, no? And sunod yung incubation. Sabi nga ni John Maxwell, kailangang i-crackpot, no? Hindi yung nagmamadali, no? Incubation allows in experience and thoughts to grow on their own full potential. So sabi niya nga na crackpotting, so analyzing slowly, no? Huwag nagmamadali, huwag gustong mag-success na bukas, no? Kailangan na i-analyze natin kasi kumbaga yung foundation, once na ang foundation natin is very strong, slowly man siya ay magiging very good, no? Kasi kumbaga sa linuluto natin, masarap, no? Masarap yung hindi nagmamadali. Masarap yung pinapalambot sa crackpot. Ganun din pala ang life, no? Then sunod, illumination. The process of placing value on your experience and performance. Sabi nga dito, it's either they upload you or they fraud you. So, sabi ni Jim Rohn, no? Mas maganda pala talaga na yung ating putting process in place, no? So yung process of placing value on your experience. So yung mga experience natin, tingnan natin ano yung value na naibigay sa atin ng experience na yon. Kasi yung value papalakihin natin. Kung may natutunan tayo, nag-aral tayo, gamitin natin, then i-share natin sa iba para yung iba rin is makinabang, hindi lang tayo. Then sunod yung is illustration, the process of expanding your experience into a teachable process, no? So yung experience natin, alamin natin yung meaning, ano yung naitulong sa atin, then saka natin maituturo din sa iba kasi we cannot teach if we do not know, no? We cannot take them to where we never been. Hindi natin masasabi sa kanila, ganito ang gawin mo,
at hindi ko pa nagawa to, no? Syempre sabi natin ganito yung gawin mo kasi maganda yung result sa akin, baka maging maganda rin para sa iyo. Okay, so ang tawag doon is reflection. So dito sa pagre-reflect natin, ano ba yung magandang maitutulong natin? Magagawa natin for the next 2021 at sana itong year na to marami tayong natutunan sa ating experience, especially with the pandemic, talagang ang daming struggle, no? Sabi nga, kapag ka may struggle, meron daw success, no? Magkadikit daw yan. And today, hindi lang yan, meron akong 7 na na way, no? 7 key na to unlock, na mabalance ang ating life, no? Ang tawag dito yung 7 chakras, no? I think yung iba sa inyo alam na rin ito. Ito yung step by step daw, no? Na pinaka magandang gawin para pati pala yung life natin kailangan ay balance, no? Dapat mabalance natin na ito, itong kumbaga parang lock ng chain, no? Pag hanggat hindi natin to binubuksan ang bawat isa, merong nag-i-stop sa atin para maging masaya tayo, para magkaroon tayo ng balance and life. So once na na-unlock natin ito, bawat isa, no? Magfo-flow ang energy. So life, always there's energy in the universe, no? Ito yung nandito. Kahit anong gawin natin, hanggat hindi natin maipya, mabubuksan, walang magfo-flow na energy, 'di ba? So parang sa isang lake, no? Kapag ang lake walang mabubuhusan, walang labasan, hindi siya magpupunta sa falls, 'di ba? So kailangan merong daan para mag-flow ang water, kasi pag hindi siya nagfo-flow, magiging siyang stagnant, no? Pag may dumi, hindi mag-flow, hindi maganda, 'di ba? Pero pag nagfo-flow, ang water ay laging malinis. Then pag nagfo-flow, ayan na yung kung sa falls, maganda, may energy na lumalabas kapag ka may nagfo-fall, no? Nagfo-flow, may flowing. So ang unang-una pala na to have a balanced life, no? Para magkaroon tayo ng real happiness and success, unang-una itong tinatawag na earth, no? So dito itong 7 chakras, meron siyang tinatawag na earth. Dito daw sa body natin meron yang align, no? Papunta dito sa ano? Sa ating body, meron siyang mga lock na dapat mabuksan. Once na mabuksan, magkaroon tayo ng real balance in life. So yung una daw yung ang spine, dito sa may spine natin, yan yung tinatawag na survival, no? So ang karamihan sa atin, meron tayong mga problem dahil of this survival, meron tayong fear. So takot tayo, no? So ano ba itong fear natin? Syempre survival, no? Unang-una yung food. Meron ba tayong enough food? Meron ba tayong enough para sa ating shelter, no? Paano tayo mabubuhay, no? Secure ba tayo yung para sa everyday, no? Meron ba tayong water? Meron ba tayong clean air, no? Na may babies, meron ba tayong warmth, no? So kumpleto ba yung ating basic needs na kinakailangan natin everyday? So once na yan ay complete, mawawala ang ating fear. Pag meron tayong pagkain, may damarating na regular sa ating everyday na pambayad natin ng ilaw natin, ng tubig natin, no? Kung may magkakasakit, may enough ba tayong protection para sa sarili natin, no? Especially with pandemic, no? So yan ang fear. So yung fear na yan, once na nawala yan, kasi meron tayong pang-support sa ating basic needs, yung survival needs natin, ibig sabihin mag-a-unlock, magbubukas, no? Magbubukas 'yan. Then magpo-flow ang energy. So once na ang ating basic needs na yung survival natin is na provide natin, yung fear ay mawawala. So pansinin niyo, meron tayong fear pagka hindi mo alam saan ka kukuha ng pambayad mo sa ano, sa school ng mga bata, saan ka kukuha ng pagkain mo, saan ka kukuha ng pang-rent mo or pangbayad mo sa mga expenses, no? Yan ang ating fear. So once na may fear, hindi nagpo-flow ang energy. Pansinin niyo, pag may problem tayo, hindi magpo-flow. Wala tayong magagawa, no? So once na yan ay nawala, yung fear natin dyan,
mapupunta tayo sa next level na ito yung tinatawag na water or yung pleasure, no? So, paano tayo magkakaroon nito? Magkakaroon tayo nito kung mawawala yung guilt natin sa ating sarili, no? Ano ba yung guilt na tinatago natin dyan? Meron ba tayong guilty feelings? So, kung ano man yung nagawa natin noon na pagkakamali, no? Na feel guilty tayo, may nasaktan tayong tao, may natapakan tayong tao, may nasabihan tayo ng masama, nakasakit tayo ng loob. So, yun ay kailangan nating i-forgive yung sarili natin, no? Kasi baka mamaya, pinatawad na tayo ng taong yun, pero tayo sa sarili natin, nagtatanim pa rin tayo ng guilt. May guilty pa tayong feelings, no? So, alam ko, lahat naman tayo meron yan, no? So, yung guilty feelings na yan, yan yung trap, naghihinto, nagpapahinto sa atin para yung energy natin lumabas. So, once na yung guilt sa feelings natin mawala, yung guilt, no? Mawala. Then, makakapunta tayo sa next level na tinatawag na fire, no? So, yung fire daw, dito daw yan sa, ano, sa my stomach part ng my stomach natin, ang yan ay na-i-stop dahil sa ating shame. Pag tayo ay merong nahihiya tayo or napahiya tayo, meron tayong feelings na hindi tayo makapag-move on, no? Dahil meron tayong kinahihiya, no? Halimbawa, kinahihiya mo yung nagawa mo noon, kinahihiya mo yung sitwasyon mo, kinahihiya mo kung anything na meron kang shame. Pag meron kang shame, hindi ka na naman makakapunta sa next level, no? Pag may nahihiya ka sa mga whatever na kalokohan na nagawa mo or something about shame, nahihiya ka dahil mahirap ka, nahihiya ka dahil hindi ka magaling or something, anything na about sa shame, dapat pala alisin natin yan para magbukas na naman yung isang door para yung energy natin magflow. So once na aalisin natin yan, no, ang sunod ay yung heart. No? Ano ang heart? So sa heart natin meron diyan love, no? So but ang love na yan na i-stop yan pag meron tayong mga hinanakit o sama ng loob. So kung kanino man tayo may hinanakit, sama ng loob or yung halimbawa ano mo yung nasaktan ka or na anong tawag dito, nagkaroon ka ng sayang, yung feel of loss, no? So yan ay nai-stop na naman ang iyong pagmamahal, ang iyong love, ang iyong heart. Hindi yan magpo-flow kapag ka meron ka nitong grief, itong feeling of anger, no? Yung galit ka, nasaktan ka, yung ano mo, yan yung feelings na nandito na hindi mo inaalis sa iyong heart, mag-i-stop na naman yan, no? So para maalis yan, mag-flow ang energy for love, kailangan natin alisin ang lahat ng sama ng loob sa ating puso. Kahit man sabi natin may nagawang masama sa atin yung ibang tao, pwede nating alisin, patawarin, no? Patawarin, alisin natin kung ano man ang nagbablock sa heart natin. Then sunod yung throat. Throat is dito sa lalamunan natin, no? So yan yung the way we communicate with people. So yung mga lies na pagsisinungaling natin, kung nagsisinungaling tayo, meron tayong mga tinatago-tago dyan, kinikim-kim sa ating loob na hindi natin nasasabi, hindi totoo yung mga sinasabi natin sa ating kapamilya, no? Sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan. So merong time na nagsisinungaling tayo, no? Nagsisinungaling. Pag yung pagsisinungaling natin, hindi natin yan inaalis, no? Hindi natin ino-open. Dapat maging totoo. Dapat totoo yung sasabihin natin, yung truth, no? Pag hindi na naman natin ginagawa yan, so ibig sabihin sinasarado na naman natin yung door para mag-flow ang energy, no? Pag hindi yan nakakapag-flow, may kinikim-kim kang mga kasinungalingan, hindi na naman magpo-flow ang energy. So, sinasaraduhan mo yan, nakakandado na naman yan, no? Then, sunod itong light, itong dito sa ating forehead, no? So, ito yung tinatawag na insight. Insight, kumbaga, nakikita mo yung big picture. Nakikita mo, nagkakaroon ka ng intuition, no? So, magkakaroon ka nito
kapag ka itong lahat na to ay nag-open, no? So yung separation, dapat meron kang open your mind, no? So once na ito ay nag-open, yung heart mo nag-open, no? Inalis mo yung fear, inalis mo yung pain, inalis mo yung guilt, inalis mo yung shame, inalis mo yung anger, yung heart mo, ayan, binigay mo yung truth, then magkakaroon ka na ng intuition. So nakikita mo yung mga hindi mo nakikita noon. Nakikita mo yung parang meron kang may nagtuturo sa iyo, ito yung maganda, ito yung daan. Magugulat ka kasi iba yung magiging attitude mo, iba yung makikita mo. Hindi pa nila nakikita, nakikita mo na yung success, no? Dahil inopen mo yung mga kandado na yun, nag-open. So ibig sabihin yung energy nagfo-flow. So once energy flow, magiging maganda ang takbo, no? So makikita mo yung mga opportunity, nakikita mo yung tamang opportunity, nakikita mo yung mga totoong tao, no? Na talagang maganda ang layunin sa iyo, no? So sa umpisa hindi mo yan nakikita dahil nakasarado pa yung mga chakras na yon, no? Then sunod, once na yan ay nag-open, no? So wala nang separation, wala na yung ikaw ay taga-ibang lahi, ako ay ibang lahi din. Mawawala yan, boundary, no? Ikaw ibang team ka, ako ibang team, mawawala yan. Lahat na kayo isang team, no? Lahat tayo mga Pilipino, magiging same Pilipino, lahat tayo mga ibang Asian, lahat ay isa, ang isang nation, ang isang world ay isa. So magkakaroon tayo ng mawawala ang mga boundary natin sa bawat isa, no? So lahat tayo i-accept natin ang bawat isa. So once na in-accept natin 'yan, no? Wala nang separation, open yung mind natin, then yung lock na yun, ma-open na naman. Once na na-open yun, yung energy na naman magpo-flow. Then once na yung energy mag-flow, mapupunta tayo dito sa tinatawag na crown. Yan na yung pinaka-taas, crown, nandito yan, no? So forehead, tapos dito na yung sunod. So itong crown naman nito, ito na yung antenna, no? Antenna. Ibig sabihin, nandito na yung attachment, no? Pag tayo, merong mga attachment. Ang attachment na tinatawag, halimbawa, may mga bagay na ayaw mong iwanan, no? Ayaw mong iwanan kahit hindi na sa'yo nakakatulong. For example, situation. Ano yung situation mo ngayon, no? Na hindi naman na nakakatulong sa'yo pero natatakot kang iwanan kasi hindi mo alam yung susunod, no? So ito, isa yan. Ang isa is yung relationship. Andyan ka sa relationship na alam mo na hindi naman na nag-grow. Hindi na kayo para sa isa't isa pero nandyan ka pa rin. So isa yan. Or ang naka-attach ka doon sa material na mga bagay. May mga tao na ayaw nang umalis kasi dahil sa mga material pero hindi siya masaya. So may mga ganun. So ang tawag diyan is attachment. So naka-attach ka doon sa situation mo ngayon na alam mo na hindi yan makakatulong sa iyo. So once na naka-attach ka diyan, hindi yan mag-o-open, no? Hindi mag-o-open na naman. Then yung energy hindi magpo-flow. So ito ay to the highest level na. Ito na yung surrender yourself. For example, nag-aalala ka sa mga bagay-bagay, so naka-attach ka na doon sa iyong work or naka-attach ka na doon sa situation na hindi mo naman talaga gusto, no? So ngayon, once na naka-attach ka dyan, hindi ka makakapunta doon sa gusto mong puntahan. So ito daw, itong attachment, yourself to the higher level na. Magkoconnect ka na to the higher level. So you have to surrender yourself. Let God guide you, no? So once na i-open mo yan, ito man situation na hindi ka man sure sa next na situation na pupuntahan mo, but dahil hindi ka naman na masaya dito sa situation mo, i-let go mo na yan, no? So kung ano man yung tao na halimbawa ayaw mo pang bitawan na hindi naman na talaga ikaw ang gusto or something, no? Just Let it go. Yung mga dati na nandyan sana dati noon na papakinabangan mo or nakakatulong sa'yo, ngayon hindi na, let it go. Kasi with an open heart and mind, dyan na mag-uumpisa, na magpo-flow ang energy. So once na yan lahat, no? Yung fear, inalis mo yung fear. Pangalawa,
pinatawad mo yung sarili mo sa guilt kung ano man yung nagawa mong kasalanan, no? Yung shame, yung kahihiyan, hinayaan mo na rin na mapahiya ka, okay lang. Hindi mo na yan ginawang hindrance sa'yo. Yung ano mo, grief, yung galit, yung anger, no? Yung sakit ng loob, no? Inalis mo na rin, hinayaan mo na, no? Itinapon mo na yung sakit ng loob. Then yung mga lie, yung pagsisinungaling mo sa sarili mo, sa ibang tao, kung aalisin mo rin yan. At aalisin mo yung boundary, no? I-open mo, walang boundary, kahit sino okay. Kahit sino basta tao pa yan, okay yan, no? So yun, wag tayong, ito kasi ganito yung level niya, ito yung level ko. Walang ganun, everybody are the same. Once na in-open mo yan, then you can connect to the higher level, no? To the higher, the pure cosmic na tinatawag. Andiyan na yung makakapag-connect na tayo sa ating creator, no? Kasi in-open na natin lahat. So yung energy natin mag-flow. So yan yung law of the universe na talagang kailangan natin na i-open, alisin yung mga dumi. Kasi pag may mga damage, may mga baggage tayo dyan, nahihirapan tayo na pumunta doon sa gusto natin, no? May hirapan tayo na maging masaya kasi kinikimkim natin yung mga dumi, yung mga bagahe, no? Yung mga garbage nandito sa mind natin, nandito sa heart natin, nandito sa katawan natin. So alisin natin lahat. So once na inalis natin lahat yan, this 2021, itapon natin dito kasi ang 2021 ay lilipas din. At tayo ay pupunta na sa 2022 para ang 2022, pagtanggap natin ang 2022, tayo ay malinis. Tayo are very pure, no? Tayo ay open heart, natatanggapin natin yung blessing for 2022. So, thank you so much. Sana nakatulong sa inyo itong seven chakras at saka itong reflection. So, kasi kung hindi tayo aware sa mga nangyari ngayong 2021, sa mga nakatulong sa atin, sa hindi na nakatulong sa atin, kung hindi natin iiwanan yung mga yon, yung negative emotion natin at papalitan natin ng positive emotion, siguro yung 2022, baka ganito pa rin sa 2021. So kahit ang 2021 is good, palitan natin ng very good. I-upgrade natin, no? I-upgrade natin para kumikinang, nag-i-illuminate, no? Okay, so thank you so much and happy holidays to everyone and I hope this one will help you all. Alright, nakatulong dito sa akin at I'm sure makakatulong this sa inyo. So share this video to all your friends and families kung sa tingin ninyo ito ay makakatulong. Thank you so much and Mary Grace Stein here. Happy holidays!